Pagkatapos ng Ya'juj wa Ma'juj, supposed to be, ang pag-uusapan natin yung mga kapayapaan, kasaganahan. Pero, huwag muna tayo doon. Meron tayong ilang mga usapin patungkol kay Isa alayhi salam na dapat nating pag-usapan kay Jesus Christ. Kung mapapansin nyo, ilan ang kilala nyong non-Muslim o Christian na may pangalang Muhammad? Wala halos. Wala pa akong kilala. Pero ilan ang Muslim na may pangalang Isa? Isa, Jesus, Jesus. Napakarami. Sa bawat pamilya, merong Isa. Especially balik Islam. Napakarami. Parang paboritong paborito yung pangalan na yun. Bakit? Sapagkat ganong kataas ang karangalan ni Isa alayhi salam sa mga Muslim. So walang duda na si Isa alayhi salam ay tanda sa araw ng paghuhukom. Hindi siya yung araw ng paghuhukom. May pinagkaiba doon sapagkat yung ibang mga Christian, naniniwala sila na pagbalik ni Jesus, araw ng paghuhukom yun. Hindi, yun ay tanda ng araw ng paghuhukom. Kung tutuusin, mas malapit pa yung Ya'juj wa Ma'juj sa araw ng paghuhukom ayon sa description ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang paglabas ng Ya'juj wa Ma'juj kahintulad ng panganganak na ng babae, paglilabor o yung pagputok ng panubigan. Samantalang si Jesus ay makikipaglaban pa kay Dajjal. Meron akong tanong at yun ang sasagutin natin mamaya, bakit kaya kung si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling propeta, bakit si Jesus ang babalik? Siguro sa Muslim wala masyadong sensyon, pero sa isang Kristiyano na mahal si Jesus Christ, importante yun. Sagutin nyo yun. Kasi yun ang nagpapatunay na talagang si Jesus ang totoo. Maski kayo naniniwala kayo na si Jesus ay babalik sa huling araw, yun ang palatandaan na siya ang Panginoon, siya ang tagapagligtas, siya ang... Sige, mamaya sagutin natin. Inshallah, hindi ko makalimutan. Kung pinag-uusapan ang pagbabalik ni Isa alayhis salam, dapat malaman natin paano siya umalis. Umalis ba siya? Namatay ba siya? So ito yung tanong. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa marangal na Quran at ito ay isa sa pinakamalaking usapin pati mga scholar ng Muslim. Ang alin? Yung pag-alis ni Isa alayhi salam. Ano sinabi ni Allah? Id kala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilay wa mutahhiruka minal ladhina kafaru ilal akhir al-ayah. Sinabi ni Allah, O Isa, ikaw ay aking mutawafik. Ito yung problema eh. Ito yung, wag problema. Ito yung masala, ito yung issue. Iwan ko muna yan. Warafi'u ka ilaik. At ikaw ay ipapanik ko sa akin. At ikaw ay ililigtas sa mga hindi nananampalataya. Ito yung nanalangin siya eh. Tanggalin mo sa akin ang sarong ito. Yung famous sa Biblia. Nanalangin si Jesus eh. Sinagot ni Allah subhanahu wa ta'ala, O Isa, ikaw ay mutawafik. Ang mutawaffa, isa sa kahulugan nito sa Arabic ay papanaw, mamamatay. Kaya nang nabasa to ng mga Christian apologetics, yun, huli. O, namatay si Jesus. Ayan o, Quran o. Gagamitin to nila, sino yung debater ng ano, kaibigan na Indasan. Gagamitin nila ito. Itatago at ibabalandar sa mga Muslim. Namatay si Jesus o hindi? Gaganyanin ka. Namatay si Jesus o hindi? Hindi. O eto, ipapakita sa iyo yung aya ng Quran. Sino sa mga Muslim ang sasagot? Mag-aaral ka ngayon sa Burhan ng Comparative Religion. Pero, ano ba ang issue dito? Mutawafik. Anong paliwanag ng mga scholar? Totoo bang ang ibig sabihin ni Allah ay pinapanaw o namatay si Isa alayhi salam at ipinanik sa kanya? Maraming mga sayings, maraming mga usapin dito. Isa sa famous dito, yung opinion ni Qatada, isa sa mga ulama, ang kanyang sinabi ay mukaddam wa muakhar, isang uri ng pangungusap sa Arabic na nagkakabaliktad ang isim o ang fi'il, ang verb o kaya ang noun. Paano niya ibig sabihin? Inni mutawafik wa rafi'uk. Kasi sinunod yung rafi'uk, ibig sabihin itinaas ka. Ikaw ay aking pinapanaw at itinaas.
Kung binaliktad mo yun sa ahkam ng Arabic, sa Lugatul Arabiya, ibig sabihin, ikaw ay aking ipinamnik at ikaw ay pinapanaw. Ibig sabihin, pinapanik muna siya at doon siya pinanaw sa taas. Isa lang yan sa opinion. Pero yung strongest opinion dito, ang ibig sabihin ng mutawafik ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Quran na ito ay natulog, pinatulog. Kaya strong opinion yon bago siya ipipanik kasi hindi niya kakayanin yung Allahu alam puwersa ng kung paano siya ipapanik ni Allah. Pag nanonood tayo ng mga kinukuha ng alien, may ilaw lang, hinihigop ng mothership. Pero hindi ganun. So, hindi natin alam kung paano kakayanin ng isang tao na magbabiyahe sa ganun kataas na lugar. Isa sa strong opinion ay ang mutawafik. Madalas, maraming aya sa Quran, ang kahulugan nito ay ikaw ay pinatulog. Pinatulog. Sa termino natin, dahil sa kakuntian ng katumbas na kahulugan sa Tagalog, yun ang isa sa kahulugan. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. Sabi ni Allah, siya ang nagpapatulog sa inyo sa gabi. Maraming mga gantong aya na ito yung kahulugan. Maski yung isang pagdua natin, pag tayo ay magigising, ano sinasabi natin? Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana. Dua yan. Paggising na paggising mo, ito yung dapat una nating sabihin. Papuri kay Allah na binuhay niya ako pagkatapos niya akong patayin. Kasi, ang isa sa kahulugan sa atin ng pagtulog ay kapatid ng kamatayan, akhul mot. Ang isang taong natutulog sa ating pananaw sa Islam, sa istilahat, sa ating mga terminology, ay namatay. Natulog, namatay. Sa terminology natin yon. Pero magkaibang uri ng pagkamatay. Yung minor pagkamatay at yung major pagkamatay. So pag yung kapitbahay mo, pinaalaga sa iyo yung anak, iniwan kasi walang magbabantay, at yan, saan yung anak ko? Ayun, patay na. Patay. Hindi, yung katulad sa Quran, patay. O, tapos magkagalit na kayo habang buhay. So yan ang unang paliwanag dyan, mutawafik, ito ay uri ng pagtulog at hindi nila to dapat problemahin. Hindi to dapat bigyan ng maling paliwanag sapagkat malinaw na malinaw sa ating mga Muslim na si Jesus ay ipinanik ni Allah subhanahu wa ta'ala at buhay, umalis siya, kaya siya babalik. Kaya siya babalik. Sa tafsir Ibn Abbas ng si Isa alayhi salam, si Jesus ay hinahanap na ng mga papatay sa kanya, katulad ng alam nating lahat na kwento, pinulong niya ang kanyang mga sahaba o disipulo, sabihin natin, at nagtanong siya, sino sa inyo ang magbobolontaryo at kukuha ng aking lugar, sa tafsir Ibn Abbas to, pati sa tafsir Ibn Kathir, at kasama ko siya sa paraiso. Sa parehong senaryo, sinasabi rin ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at yung mga sahaba niya ay palaging kinukuha yung offer ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero sa senaryo na ito, maraming nag-alinlangan sa offer ni Isa alayhi salam. Kaya komentary ng ating mga scholar, huwag sana masaktan yung ibang mga Christian, mas the best generation sa lahat. Kasi lahat ng propeta may companion eh. Ang the best companion ay ang companion ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kahit i-compare mo kay Moises, kay Abraham, kay Solomon, kay David, kay Jesus, ang the best companion ay kumpanyo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sukdulan sinabi niya, kung may propeta pa kasunod ko, yun ay si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. At hanggang sa inako ng isa sa mga disipulo ni Jesus, at dito na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ano yun? وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحِ عِيسَى إِبْنُ مَرْيَمْ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. At sinasabi nila, ika, pinatay nila si Jesus, pero hindi nila siya napatay, hindi nila siya naipako sa krus, subalit pinagmukhang ganun nga sa kanila. Ito yung ating paniniwala. Nagmukhang ganun. Akala nila, wama kataluhu yakinan, hindi nila siya napatay ng katiyakan. Pati sila, si Jesus ba yun? Yung pinako, si Jesus ba yun? Yung bahala na kasi, parang yung mga empleyado ng Meralco, yung mga MMDA, hindi sila sure sa ginagawa nila. Si Jesus ba yan? Sige, ano mo na yan?
At least tayo safe na. At least tayo safe na. Pero wama kataluhu yakinan. Nakita niyo yung paniniwala? Hindi tiyak eh. Hindi tiyak. Dahil pinagmukhang ganun nga sa kanila, sa Tafsir Ibn Abbas, sa Tafsir Ibn Kathir, isa sa mga disipulo ay nakuha ang mukha ni Jesus. Sinasabi pa yung, ayaw ko lumalim dito, pero yung halik ni Judas, yung paghalik daw sa kanya, nag-switch na ng mukha at dating ng mga kawal, yung mga magdadakip, eto, hindi ako, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hanggang ang naipako nila ay si Judas sa isa sa mga riwaya. Allahu alam kung gaano kalakas yung authenticity nun. Okay. So isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadi, sayanzil fikum Isa ibn Maryam hakaman muqsitan. Sumpaman kay Allah na may hawak ng aking kaluluwa, babalik sa inyo si Isa, ang anak ni Maria, bilang isang hakaman muqsitan, ruler na just, matuwid. So si Isa alayhi salam, isa sa katungkulan niya pagbalik niya ay katulad ng mga narinig na natin, pinuno siya ng mga mujahidin at makatarungan siya. Fayaksiru salib, siya ay yaksir, sisirain niya ang mga krus. So maraming paliwanag kung literal o hindi. Tingnan natin kung ano ibig sabihin yan. Fayaksiru as-salib. Fayaktulul kinzir. Subhanallah. At papatayin niya ang mga baboy. Again, papasok tayo, metaphor ba ito o hindi? Pero isang ibig sabihin ito, ito yung mga paniniwalang hindi niya tinuro pero sinusunod ng maraming tao. Cross at baboy. Wayadaul jizya. At mga tungkol na ito sa mga kayamanan at siya ay magiging makatarungan. Magru-rule siya. Remember, ang imam noon bago siya dumating ay si Imam Mahdi. At malilipat sa kanya, ibig sabihin may gobyerno sila, may pamahalaan sila. So ito ang isa sa napagandang kwento sa Quran. Sipin mo. Kaya nga sa isang hadis na hindi nabanggit natin, karugtong nung hadis na yon, pagdating ni Isa ibn Maryam doon sa Manaratul Bayda, yung pinagtalunan na kung yung ba ay masjid o kuweba, pagdating niya doon, tuwan-tuwa yung mga mananampalataya, yung mga Muslim. Dahil, imagine, si Jesus to, si Isa to, ito yung hinihintay natin. So, pinag-iimam, pero hindi siya nag-iimam bilang pagsunod sa umma na ito. Tapos, kalugtong nung hadis noon, tinuturo ni Isa alayhi salam kung ano ang antas nila sa paraiso. Ikaw, pang-pito ka. Ikaw, pang-apat. Ikaw, ganun sila kasaya na makatagpo ng isang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Nabanggit na natin kung ano mga gagawin ni Isa alayhi salam. 7 taon siya mabubuhay, papatayin na ang Dajjal at kabilang pa itong mga hadis na ito na binanggit ng Rasulullah sallallahu alayhi wa salam. Ngayon, ang tanong, bakit siya ang babalik kung si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling propeta? Ano sa tingin niyo? Naam. Meron akong dalawang sagot at malapit na sa mga sagot niyo. Una, hakaman muqsitan. Sabi sa hadis na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya ay magru-rule. Ha, mamumuno. Hindi siya babalik, ito 'yung sagot, bilang propeta. No. Bakit? Mag-isip tayo ha. Sa mga nanonood natin non-Muslim. Ang propeta, ang mensahero, ang sugo, pag dumadating, may batas na kasama. May batas na kasama. Nang si Moises dumating, may batas 'yon. Nang si Abraham dumating, may batas yun. Nang si Jesus dumating, may batas yun. May aklat sila at yun ang pinatutupad nila. Sa pagbalik ni Jesus, wala siyang batas. Ang susundin niya, ano? Quran at Sunna. So, hindi siya babalik bilang propeta ko at may sarili akong panuntunan. At itong problema sa mga nangangaral, propeta daw sila ngayon, oh, wala nang propeta. Pero kung propeta ka, nasaan ang mensahe mo galing sa Diyos? Ito, Biblia. Hindi sa'yo yan eh, kay Jesus yan eh. Naku, yung point na yun, hindi sa'yo yan.
Tapos na yan, kay Jesus yan. Hindi mo pwedeng sabihin yan ang batas mo. Sa mga nagtatag ng reliyon dito sa Pilipinas, pambihira. Bakit ganun? Bakit sasabihin nyo, dyan din kayo, nangangaral kayo, propeta ka mo, anghel ka mo, asan ang batas? Galing sa Diyos. Nang dumating si Moises, may dala siyang batas. Nang dumating si Solomon, nang dumating si Jesus, lahat sila may magkakaiba nga eh. Yan ang paniniwala natin eh. Halimbawa, may sala sa panahon ni Moises, pareho ba ng sala natin? Hindi. Pero pareho may sala, pareho ng sinasalahan, ng sinasamba. Pero magkaiba. Magkaiba. Bakit? Batas yun para sa tao niya. Ang pagbalik ni Jesus, ang i-implement niya sa kanyang buhay at sa kanyang nasasakupan bilang pinuno ay ang batas ni Allah na hango sa batas ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala siyang susundin. Pag maghuhudo siya, pareho ng hudo natin. Pag magsasala siya, magpapasting siya, maghahad siya, magzasakat siya, ay eksaktong pareho ng sharia ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yun. At pangalawa, syempre, ito yung mga binanggit nyo at nauunawaan natin to. Sa lahat ng mga, bakit si Jesus ang babalik? Sa lahat ng mga propeta, si Jesus ang sinamba ng napakadami at napakataas na uri ng pagsamba. Meron bang reliyon na sumasamba kay Moises? Kay Noah? Kay Abraham? Kay Solomon? Kay David? Wala. So napakalinaw, wala nang pinakamas magandang magdadawa sa mga taong matitigas ang puso na ayaw maniwalang hindi Diyos si Jesus, kundi siya mismo. Ibig mo darating si Jesus, at magdadawa siya ngayon, ano reliyon mo? Catholic, born again, iglesia, ganyan. Ako si Jesus. At hindi ako Diyos. Subhanallah. Na-imagine niyo yun? Kung ang magdadawa si Isa alayhi salam at patutunayan niya sa mga tao na siya ay hindi Diyos, marami pang kaluluwa ang maliligtas bago ang araw ng paghuhukom. Kaya, nauunawaan nating mga Muslim, bakit si Jesus ang dawalik? Ay napaka-importante nun para marami pang maligtas sa huling araw. At naway ipagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-unawa. Amin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.